Ayun, what's up mga master? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang amazing na araw po sa ating lahat. Dumating na po yung casking natin na reel kaninang umaga. So, unboxing po tayo plus initial review. First impression sa reel. So, nabuksan ko na siya kanina pagkadating para makita natin agad kung legit yung item na video ko na. Pero hindi ko siya na-videohan from sa pag-open mismo ng box. Pero okay na rin yung unboxing natin. So, yan. Sige mga master, panoorin po natin yung unboxing natin. Pati yung initial review natin dito na ating gagawin. So, let's go! Dito na yung reel natin, mga master. Ayan. Casking charcuterie. Surprise! Tadaaa! Wow! Nice. What's in the box? Okay. Wait lang. Ngayon ako nga sa loob. Okay. Ito. Sticker. Sticker. Candle. One wire. Another manual. Okay. Loyalty card. Nice. Ayun. Yun lang yung laman niya. Okay. Yung box niya mga master. Ayan. Sharky. May logo siya dyan. Yung pangalan ng reel. Ayan. Napakaganda ng box niya mga master. Parang flagship na siya, flagship na reel, yung mga talagang mamahalin. Napakaganda po ng box niya. So, buksan natin mga master. Tcharam! Yan, so makikita natin yung reel agad mismo. Ayan. So may foam siya para hindi siya gumalaw. Para hindi siya maalog habang nagbibiyahe. Tingnan natin. Yan, yung reel mismo. Napakaganda niya. Ang ganda ng kulay niya mga master. Vibrant siya. Candy colors on tawag dito. Tingnan natin yung nasa loob. Yung handle niya, yan mga master. Naka-plastic. Screw-in type po siya. Yan. Tsaka yung hawakan niya, PVA foam. Plus, may mga sticker siya dito. Hindi ko alam kung ano ito eh. Pero, ayan. Yung nakalagay, breed. 20 pounds. Tsaka may date siya. Date dito. November 28, 2021.
ko lang kung ano yung date, para sa yung date. May Cast King sticker tayo. Lagay natin sa motor. Lagay natin sa motor natin. Kamay. Manual po siya. Manual. How to. Yan. Casking spinning rail instruction manual. Warranty. Rail care and lubrication. How to remove spool. How to cast your rail. How do I set the drag on my rail? So, ang galing ng package nila. Kasi may manual sila. How to take care of your rails. Yung, kasi yung iba nating, ibang reel na mabibili natin, pag dumating po sa atin yun, reel lang talaga. Walang kahit na anong kasama. Si Casting meron. Yan. May manual siya. So, yan siya. Ito. Diagram to, mga master. Kung sakaling i-disassemble nyo siya, at least may titingnan tayo kung paano natin siya ibabalik. Yung kabila, 1000 series, yung diagram ng 1000 series. Yung kabila naman, 2000 series up to 5000 series. Galing! Saka may mga pangalan nung ano, may mga pangalan nung bawat parts. Sa baba, mga pangalan niya. Makita. Yan, mga pangalan po siya. Saka may, ano to. Loyalty cards. Earn one times point per dollar. Ayan, yun lang yun. Master. Oh, balik muna natin. So, didiscuss ko lang ng konti. Tsaka explain ko sa inyo kung bakit Casking Sharky 3 yung kinuha kong reel. Bakit hindi yung iba. May specific reason po kung bakit nag-Sharky po ako. So, siya po kasi yung pinaka angkop sa fishing activity ko, sa fishing spot na pinupuntahan ko. Siya yung pinaka angkop na reel. So bakit ko po nasabi na siya yung pinaka angkop? So unang-una, yung ang reel na to ay ano tawag dito? Saltwater rated siya. Saltwater rated siya. Ibig sabihin po, pwedeng-pwede po siya sa dagat, sa tubig alat. Yung una ko, yung dalawang nauna kong reel, yung sugay lang, tsaka yung dayupyo. Nagka-problema ako dun after mga ilang months na palaging nalulublog sa dagat, tsaka nauulanan. Kasi nga po yung spot natin, as you can see sa mga vlog ko, pag masama po panahon, malakas po yung alon, tsaka ang hirap po nung spot, may mga malalalim, tsaka yung mga batuhan, napakadulas po. Kaya hindi po natin maiwasan minsan matumba, malublob yung reel natin sa dagat. Kaya nagkakaproblema yung drag system nun, especially yung mga silk, kasi yung silk pag magkadikit yung sa metal washer sa drag niya, pag kinalawang na yung metal washer, damay po yung silk, inaabsorb niya yung kalawang, tumitigas po yung silk, kaya yung drag system niya nako-compromise po siya, nawawala yung drag niya. Minsan madulas, pag masyadong mahigpit naman, masyado siyang
matigas, mahirap, masyadong mahirap siyang hatakin. Kaya nagkakaproblema talaga yung drag system. Pangalawa po yung mga bearings nun, ano, open po sila. So, ilan, siguro may bearings dun na shielded pero yung kabila lang. So, hindi siya advisable na mabasa sa tubig alat. So, casking yung pinili ko. Kasi nga dun sa, ano po siya, water resistant po siya. So, yung drag knob niya may gasket, yung body niya ay water resistant. Pati yung sa ilalim ng spool may mga gasket po siya para hindi mapasok ng tubig. So, napakagaling po ng ginawa ng casking dito sa reel na to. Napakaganda. So, yun po yung binase ko kung bakit ito po yung kinuha kong reel. Tsaka, isa pang impressive sa reel na to, yung drag system niya. Yung drag washers niya, carbon tex po. So, hindi po siya madaling masira. Kaya po napakalakas ng drag nito. Yung drag nito na umaabot po ng 33 pounds. So, more than 10 kilos yata yun. Hindi ko lang sure, or 15 kilos yung drag force nito. Kaya napakalakas po. Pero, hindi naman, pag sa setup natin, hindi natin susundin yung drag nito. Kasi, pag mag-spool tayo ng 15 kilos or 33 pounds, napakakapal na po ng linyang yun. So, yung gagamitin ko po dito ay 20 pounds lang or 18 pounds para hindi tayo mahirapan mag-cast. So, yun. Ang ganda niya po. Napakaganda po ng reel. Tsaka, napaka-smooth. Grabe, ayan. Sobrang smooth. Wala kang mararamdaman na friction. Wala kang mararamdaman na resistance pag iniikot mo siya. Sobrang lambot. Amazing. Napaka-amazing po ng reel na to. Tsaka, yung presyo niya, mga master, ito, naka-sale po kasi ito nung kinuha ko sa Lazada. Yung binayaran ko kasama shipping, 1,967. Kasama na po shipping doon, nakabali na kasi. Kasi yung sa flagship store sa Shopee, nasa 2,300 something yata ito. Tsaka, sa nung hindi naka-sale din to sa Lazada, 2,000 plus din. Kaya sinamantala ko na rin yung sale nila na kumuha ko habang naka-sale para makalis tayo kahit papaano. Ayun, wala pa akong, hindi ko pa siya nilagyan ng line. Namaya ko pang hapon lalagyan. Yung handle niya, ito magandang handle. Ano tawag ito? Screw-in type siya. So, hindi yung kagaya sa Dayukyo ko na tinutusok mo tsaka may cross-screw sa kabila. Ang pangit kasi nun eh, kasi pag naka-on yung anti-reverse niya, pag accidentally na reverse mo yung pag-spool, yung pag-reel in, yung unang nagkaka-impact dun, yung anti-reverse bearing niya sa loob, lumuluwang. Kaya yun, pag ibinalik mo yung reverse mo yung pag-spool, may slack na po siya. Kagaya dito, wala. Ayan. Sa Dayukyo ko, may slack na yung ano nun eh, yung anti-reverse niya. Kaya pag, kunyari, nag-reel in ka, tapos biglang kang mag-stop, mararamdaman mo yung bumabalik pa yung handle mo. Saka nakakairita po kasi pag ganun eh. Minsan nakala mo naka-off yung anti-reverse niya. Ito maganda siya, mga master. Wala talaga siyang slack. Zero slack po siya. Tsaka yung drag niya, mga master. Lakas yung clicker ng drag niya. Yung bail arm niya, ayan. Ang ganda.
Hindi siya umaalog tsaka makapal yung wire niya. Aluminum yata. Ayan. So, ang ganda. 5 star to sa akin. Ang shop. Naka 5 stars. So, lalagay ko po sa description sa baba yung link. Well, actually, ano naman yun eh. Flagship store naman ng casting yun. So, dali niyo po siyang makikita. Pero, lalagay ko na rin for you. Para kung sakali mahirapan kayo maghanap, click na lang po sa baba. So, ayun mga master, napaka-excited ko po para sa reel na to. Kasi yung Diopio ko, wala na. Ang hirap na gamitin nun kasi nung huling video ko, nung nag-strike yung kanuping na malaki, eh, hindi ko po siya mapersa. Kasi putol na nga po yung handle nun. Kaya, dinahandahan ko lang hanggang lumutang yung isda. Baka kasi makawala, sayang yun. So, ayun yung, ano pa, dagdag ko lang. Braid ready siya, yung spool na kasi may goma siya dito. So, dito mo lang itatali yung braid mo. Hindi mo na kailangan maglagay ng backing na nylon. Yung spool, aluminum, ayan o. Yung body nito, graphite. So, according sa science, according sa na-research ko, yung graphite, impact resistant po siya. Yung graphite, bend resistant pala. Oo. Yung aluminum, nabibend po kasi kaya hindi advisable sa body yun. Especially dito sa handle. Dito sa handle na to. Hindi maganda yung aluminum na body kasi nabibend. Yung graphite, hindi siya nabibend. Pero yung weakness niya, yung impact. Pag kunyari nahampas, ganun. Basta yung may impact force. Yun po yung weakness ng graphite. So, yun mga master. Abagan na lang po natin yung field test ko dito. Hopefully, ma-field test namin to sa isla. Kasi nagplaplano kami ni na Kuya Eli tsaka sina Bus Gino, bagong angler body namin, kaibigan. Tsaka si, meron din kami bagong kaibigan, si Kuya Christian. Nakilala ko nung parang fishing session ko dun sa Hapitan. Newbie angler din po siya. Ginaguide pa po namin ni na Kuya Eli. Tinuturuan kung anong mga experience na namin, anong yung mga nalalaman namin. So yun mga master, abangan na lang po natin yung field test natin dito. Hopefully, sa island natin to matest. Or kahit dyan na, or bukas sa Hapitan, ma-field test natin to. Basta kung saan may time ako makapag-fishing. Ito na po yung gagamitin natin. Tsaka, tingnan nyo, ito yung kulay niya. Bagay na bagay po sa shadow for the win natin ang Megalo dun yung kulay niya. Match na match po sila. Yun mga master, dito na po natin muna tatapusin yung video natin. Mag-comment po kayo, mag-like, at saka sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe po yung channel ko para updated po kayo sa mga videos natin about sa pag-fishing gamit ang mga angreel tsaka fishing rod na pag-fishing. So, yun mga master. Kita-kits na lang po tayo sa fishing session natin. Fish on, fish be with you. Bye!